Musikero, welcome back sa ating panibagong makabuluhang video na naman, video lesson para sa inyo. Okay, so para dun sa mga bagong viewers natin, so ang tinatakil natin from the beginning of our videos ay mostly tungkol sa solo playing, no, or improvisation. Okay, para dun sa mga hindi nakapanood ng mga unang videos. Kasi itong mga susunod na videos yun ay may kinalaman dun sa improvisation, no? Sa kung paano mag-solo, paano bang pagandahin ng solo playing, o yung pag-improvise, ano ba magkaroon ng quality na output ng mga music natin, di ba? Kasi pag nag-improvise ka, minsan wala lang, di ba? Pag ginagawa mo yung music mo, pag nag-improvise ka sa gitara, minsan ang feeling mo parang walang dating, eh, no? Parang hindi maganda o hindi nakakatuwang pakinggan. Okay? So kaya natin binuo tong series ng lesson na ito para to give way dun sa understanding kung paano natin pagagandahin yung mga solo playing nyo sa pag-gitara. So this time, in this video, i-discuss ko naman sa inyo yung pros and cons ng mastering improvisation. Ano ba yung mga pros and cons nito kung ang pipiliin mong direction ay maging mahusay ka lang sa improvisation, sa pagtugtog, di ba? Ano ba yung mga pros and cons nun? So, parang ano yan, eh. Pag-ahambingin natin yung isang musikero na bumabasa ng nota, yung isang musikero naman na huliwido lang ang kanyang pinagagana, yung tenga lang ang talagang pinagagana niya sa pagtugtog, sa pagsisipra, o sa pag-practice ng mga musika niya, kumpara naman dun sa mga talagang professional musicians na talagang bumabasa ng nota. Okay? Yeah, mahirap kasing i-categorize yung mga areas na ito. Okay, kasi unang-una, iba-iba tayo ng saloobin pagdating dito, no? Mga musicians. Minsan, iba. Hindi, mas gusto ko talaga improvisation lang. Gusto ko tenga lang yung pinagagana ko. Pag nagpa-practice ako, gusto ko talagang yung ano lang, kung paano lang katalim yung pandinig ko. Doon ko gustong dalin yung musika ko. Okay? Doon naman sa mga nagbabasa ng nota, siyempre, mas gusto nila yung mga kasama nila, yung katulad din nila na nagbabasa ng nota. Ano ba yung mga bagay na dapat na maunawaan natin? Kasi baka mamaya nagiging yung focus natin nandun lang sa improvisation, eh. Gusto lang natin matuto mag-solo, eh. Tapos hindi natin, nane-neglect natin yung mga areas na dapat nating maunawaan. Okay, kasi ako, base sa experience ko, yung mga i-discuss ko sa inyo. So, umpisa natin doon sa pros, diba? Kung tayo sa positive, based on my experience, ha? Hindi ito base sa libro. So, base sa experience ko sa tagal ng pagtugtog ko. Okay. So, number one is yung scale shape familiarization.
Kasi pag lagi mong ginagawa yung eskala mo, mas mabilis yung photographic memory na madedevelop sa'yo. So kung yung iba talagang nahihirapan kung paano i-memorize, i-familiarize yung scale, yung particular scale, kapag lagi mong ginagawa yung improvisation, kapag ito yung laging kinasanayan ng sistema ng pagtugtog mo, mas mabilis na madedevelop yung photographic memory. Kasi lagi mong ginagawa, na, di ba? Remember yung sinabi ko sa last video, yung muscle memory, nade-develop yun. No, kahit nga nakapikit, di ba? Nakakita ko yung mga gitaristang nakapikit. Nakakatugtog pa rin sila, nakakasolo pa rin sila, nakakapag-improvise pa rin sila. So, positivo yun, di ba? At tayo gusto maging ganun. Lahat tayo gusto natin, dadating tayo sa point na kahit nakapikit ka, nagagawa mo yung gusto mong gawin sa gitara. Okay? So number two, development ng creativity. So, nagiging mas mabilis yung development ng creativity kapag lagi ka nakababa dun sa pag-i-improvise, playing along with the song, or with the music. Mas mabilis, lalo kung ibababad mo yung sarili mo sa pakikinig ng mga iba't ibang genre. Okay? So ito, ibang topic to actually, pero kapasadahan natin ng konti. Diba, marami sa atin, ang preference as a musician, isa lang ang gusto nilang genre. May iba sa inyo gusto heavy metal lang ako. Iba naman gusto hard rock, iba naman gusto alternative, yung iba standard. So, iba-iba, may iba jazz. Okay? So, based on my experience, para mas mabilis yung pag-develop ng creativity ng isang gitarista, isang solo player, mainam na nagbababad tayo sa iba't ibang klaseng genre, whether we like it or not. Kung gusto nyo maging mahusay talaga na musician, isang melodic player na musician, ang context ko sa gitara. Okay? So, ano-ano ba yung mga genre? Marami iba-ibang klase, di ba? So, it's okay na mag-start kayo sa mga genres na gusto nyo. Pero, I would suggest na huwag nyong isara yung sarili nyo dun lang sa genre na gusto nyo. Anyway, dadating din naman kasi yung time. Sa akin, actually, nangyari yan. Dumating yung time na naghahanap na rin yung tenga ko ng mga bagong genres na i-explore. So, I really started sa heavy metal. Yan. Metallica yung mga una kong mga tugtugan. Yan yung mga dati kong influence. Diyan nag-start. And then, naging progressive rock. Hanggang naging standard. Kahit standard, nagugustuhan na ng tenga ko. So, hanggang sa lumaon, naghahanap na yung tenga ko nung mga medyo technical na at malinis na musika na naia-apply yung mahalagang aspect ng mga technicalities about playing the music. Halimbawa, yung mga songs na ina-applyan ng modulations, yung mga songs na talagang nire-require yung techniques na mangingibabaw. Okay, so with that, so naisip ko, sabi ko, mukhang kailangan ko ng mag-explore ng ibang genre. So yun, paunti-unti, nag-start ako dun sa mga smooth jazz hanggang sa medyo malalim na jazz. Of course, blues. Blues muna pa lang nauna bago yung jazz. And then, iba-iba na. Basta kapag nakakarinig ako ng musika, pinipilit kong tugtugan to, sabayan to. So kahit anong genre na lalabas dun sa panahon namin, radyo pa FM pa Okay, sa panahon namin, wala pa yung mga YouTube Wala pa yung mga... Very limited yung resources namin when it comes to practicing. Kung ano lang tutugtog sa FM, buksan ko yung FM. Kung ano yung tutugtog, kasabayan ko yan. Kukunin ko muna yung root chord, ano ba yung chord ng song, then sasabayan ko. Okay, so very important yun. Very important yung areas na yan. Okay, so third pros, you can jam and play alone, of course, di ba?
ginagawa natin yan. Maraming gitarista na nakaka-jam, lalo ngayon pandemic, di ba? Ang hirap pa humanap ng kagrupo, bawal, alam mo na, bawal maki... Pero ngayon, medyo open-open na ng konti. Pero dun sa mga panahon na ganito, talagang, di ba? Wala kang ibang kakampi kundi backing track kung gusto mong tumugtog at gusto mong yun, ma-practice pa rin everyday, hindi ma-stagnate yung learning mo, yung skills mo, hindi matulog, di ba? Hindi masira yung kamay mo. Backing track is one of the best resources na pwede natin gamitin from the internet. Okay? So kahit anong genre, meron dyan. Makakapili ka ng kahit anong gusto mo. That is why, napaka-importante na alam mo talaga yung scale mo. Diba? Alam mo yung, kahit yung major scale lang muna na tinuro ko sa inyo. Very important yon. Alamin nyo yon at makakatulong ng gusto sa guitar development nyo yung scale. Yung scale na yan. Okay? Another one, yung pros, is yung madedevelop yung emotional playing inyo. Okay? Kasi pag tumutugtog kayo, alam nyo, mga gitarista, lalo doon sa mga bagitong gitarista, yung mga talagang mahuhusay na gitarista dyan, mapapansin nyo, pag tumugtog sila ng nakapikit, pero ginagawa nila yung scales nila, di ba? Is one way of showing na talagang ini-enjoy nilang music nila. Playing, talagang may kaakibat na emotion. Yung feeling sa pagtugtog. Kasi mahalaga yon. For example, kung hindi mo nararamdaman yung quality ng tunog mo, baka para sa'yo maganda yung music mo. Pero para sa iba, pangit pala. Pero kung na-apply mo emotion, yung feeling, na-feel mo yung bawat skala, bawat techniques na ina-apply mo, yung mga patterns na ginagawa mo, mga tracing na ginagawa mo, kahit nga nakapikit, mafe-feel mo yon. Kahit mahinang tipan ng strings, malakas na tipan ng strings, mafe-feel mo yon. At doon madidevelop yung creativity. Pero lastly, idadagdag ko, hindi lang doon sa creativity. Under doon sa creativity, malaking bagay din yung kahit sa pagkocompose ng music. Kasi when you develop yung mastery doon sa solo playing or doon sa improvisation, hindi lang naman scale lang yung aaralin eh. Of course, aaralin mo din yung mga chord progressions ng iba't ibang genre. Hindi naman po pwede na scale lang ang aaralin natin. So, chord progressions, very important. Mga chord na ginagamit, di ba? Yung mga broken chords na tinatawag natin kung minsan. Mga inversions, very important yon. Kasi kapag na-explore na natin iba't ibang genre, of course, iba't ibang structure ng chords meron dyan eh. Diba? Pag jazz, of course, jazz is structure yung chords niyan. Pag heavy, heavy din. Mostly, minor, mga natural minor. Diba? Mga Phrygian modes. So, kapag yun nga, nasanay tayo sa pag-improvise, nalalaman natin yung mga chord progressions ng iba't ibang genre, pati yung music composition natin, yung song composition natin, nade-develop. Hindi mo alam, nakagawa ka ng sarili mong kanta. Hindi lang yung solo mo, pati kanta. May boses talaga. Diba? So, ayan yung mga pros. So, ito naman tayo. Doon naman tayo sa mga cons. No? Number one, kapag nababad ka sa improvisation, unang-una, mawawala yung ano, interest sa pagbabasa ng nota, which is very important. Diba? Pero ako honestly, talagang nangyari sa akin yan. Nawala yung interest ko dun sa, okay na ako, nakakatugtog naman ako. Okay na ako, nakakapag-improvise naman ako. Alam ko naman yung skill. Which, pangit sa isang musician kapag ganun lang. Although may iba talaga namang okay na sa kanila na ganun lang. Pero, I would suggest again na kahit papano, aralin pa rin natin yung mga kahit basic lang eh. Nung note reading, yung music, yung mga technicals talaga sa music. Kasi very important yan.
At talagang kapag dumating pa yung pagkakataon, magkaroon ka ng chance na aralin mo talaga yung buong music theory, mas maganda, di ba? So, pangalawa sa mga cons pala ay yung unable to duplicate or repeat your solo improvisation. Yung mahirap. Okay. Ayan, napatunayan ko yan na gumawa ako ng magandang solo improvisation. Ni-record ko almost the whole of the backing track. Natapos ko. Ang ganda nung kinalabasan. Pero, yun nga, sadly, hindi ko na maulit-ulit kahit yung mga techniques na in-apply ko, nahihirapan na akong ulitin siya ng 100%. And maulit mo siya, pero hindi na ganun kaganda. Kasi yun nga yung effect nung pagtugtog with emotions, with feelings dun sa ginagawa mo. Talagang punong-puno ng damdamin yung ginagawa mo. Pag ginawa mo at uulitin mo na, mahihirapan mo nang i-replicate yun o i-repeat 100%. Diba? Minsan may napanood akong isang gitarista, yung sa River Maya din, yung bagong gitarista ngayon ng River Maya. He did the his solo. Nung ginawa niya yung solo niya, parang biglaan lang. Wala lang siya ng choice. So, ginawa niya yung solo, ni-record niya. So, hindi niya naman isinulat talaga na yung solo niya. So, ginawa niya lang. Pero, after that solo, hindi niya na maulit 100%. So, kahit siya, amidado siya dun sa ganung dilemma. Diba? Kapag nag-i-improvise ka lang, parang hihirapan ka ng i-replicate yun 100%. Okay? Third is yung liliit yung opportunity mo bilang musician sa music world. Kasi marami talagang musikero, maraming grupo, maraming banda na mas preferred nila yung mga bumabasa ng nota. So anytime, anywhere, pwede silang tumugtog basta meron lang siyang pyesa. Bigyan ng pyesa, tutugtog sila. Makakatugtog sila. Yun yung talagang sa mga nasanay lang sa pagsisipra. Uidol lang, tenga lang. Mahihirapan sa ganung perspective ng mga musicians, di ba? Isang kahit ang galing-galing mo, pero ang requirement nila, kailangan bumabasa ka kagaya nila. So if you want to be paid, so, hindi to absolute ah, kasi may mga ibang musicians naman na kahit widow lang eh, talaga naman very successful pa rin. Pero in general, ganun yung kalakaran talaga. Pag medyo hindi ka nagbabasa ng nota, medyo liliit yung opportunities mo. Okay? Sa mga gigs, sa mga recordings, diba? So, yun. So, basically, those things are the pros and cons kapag na nag-focus ka lang sa pag-i-improvise. So, what would I suggest? Ang isa-suggest ko sa ating mga musicians, sa ating mga lead players, ay maging balanse. Diba? Maganda yung video ka na, magaling ka sa pakikinig, mahusay yung tenga mo, pero at the same time, bumabasa ka din ng nota. Kahit na kahit na basic lang. So, malaking bagay yun, guys. Kaya, huwag nyo ilimit yung sarili nyo. So, medyo sisipagan nga lang natin ng konti kasi talagang effort ang kailangan para matuto ng nota. Pero kapag naumpisahan nyo yan, kapag natutunan nyo, mapapasin, makikita nyo, hindi naman pala ganun kahirap. Diba? Hindi nyo naman kailangan talagang sobrang husay sa pagbabasa ng nota. Makabasa ka lang ng simpleng kanta. Just enough na. Basta alam mo lang yung mga standards, yung mga kailangan mong matutunan. Enough na yun. Masasabi mo na talagang kahit paano meron akong edge. Diba? Sa music, hindi lang mahusay yung tenga ko. Kaya ko rin bumasa. Okay guys? So, ito yung paparinig ko sa inyo yung solo na ginawa ko one time na hindi ko na maulit-ulit. Okay, although hindi to perfect ha, may mga sabit-sabit to.
Pero for the sake of this video, ipaparinig ko sa inyo na nanginayang ako kasi eh, maganda in a way yung output ng mga ginawa ko dito. Pero nahirapan na akong ulitin siya. Okay, so pakinggan nyo. Ito na ipiplay ko. Sana magustuhan nyo. And enjoy. Thank you.
that's it. So, oh, ano, napansin nyo ba yung mga sabit-sabit? Na when I made my improvisation on that particular backing track, talagang noong time na yan yung time na medyo down na down. Medyo down ako dahil yung airpads ko yun nasa ospital noong time na yan. And that time, nakakoma yung airpads ko. So, pang, alam ko, pang 5 days na niya, nakakoma. So, when I did that solo, medyo nanalangin lang ako. At, ay ko, Panginoon, medyo bigyan mo ako ng lakas dito sa mga nangyayari sa buhay namin. So, ayun, parang na-refresh ako nung time na yun. Sabi ko nga, makatugtog na. Makapag-relax ng konti. And then, yun, nung nag-solo na ako, nag-improvise na ako, talagang sabi ko, na parang nailabas ko yung emotion ko dun sa pagtugtog ko. Okay? So, very important din yan. So, I hope may natutunan kayo guys dito sa ating video lesson na to. And hindi man lahat ay applicable para sa inyo, kunin nyo lang yung mga applicable, no? Kasi ito ay based lang sa aking experience eh. And hopefully may naitulong din sa inyo kahit papaano. Okay? So kung nagustuhan nyo yung video, please hit the subscribe button and the notification bell. Click nyo na rin yan. At kung talagang okay pa rin sa inyo, i-like nyo na rin, di ba? Okay, so I hope to see you again sa mga susunod nating videos. Salamat!